Magandang araw sa inyong lahat. May ibabahagi naman ulit ako sa inyo. Ito ay mula sa Facebook post ng Max Defense Philippines at ayon sa post nila ay ang mga matataas na opisyal mula sa Air Force ng Estados Unidos ay nagsimula sa isang madiskarteng misyon. Ang U.S. Secretary of Air Force Frank Kendall III, U.S. Air Force Chief of Staff Gen. David Olvin, at Chief Master Sergeant David Flossy ay pumunta sa Pilipinas para sa isang mahalagang pulong. Ang kanilang mga talakayan sa mga katapat mula sa Department of National Defense at Philippine Air Force ay nakasentro sa pagpapalakas ng kakayahan ng depensa ng Pilipinas. Ayon sa kanila, nakatuon kami na suportahan ang aming mga kaalyado sa rehiyon, tinitiyak na mayroon silang kinakailangang kapasidad at kakayahan upang ipagtanggol laban sa anumang banta. Ang pakikipagtulungan sa Estados Unidos ay napakahalaga para sa pagpapahusay ng aming mga kakayahan sa pagtatanggol at pagtiyak ng katatagan ng rehiyon. Ang mga pag-uusap na ito ay nagbibigay daan para sa magkasanib na pagsasanay, pagbabahagi ng impormasyon, at paglilipat ng mga ari-arian, na nagpapatibay sa ugnayan sa pagitan ng mga puwersa ng US at Pilipinas. Samantala, sa buong rehiyon ng Indo-Pacific, ang U.S. Pacific Air Force ay nagpapatupad ng Agile Combat Environment Scheme. Binabago ng makabagong diskarte na ito ang pakikidigma sa rehiyon na binibigyang diin ang liksi at pinahusay ng mga kakayahan. Habang patuloy na umuusok ang mga tensyon sa Indo-Pacific, binibigyang diin ng mga hakbangin na ito ang pangako ng Estados Unidos na tiyakin ang kapayapaan at seguridad para sa lahat ng mga bansa sa rehiyon. Hanggang dito na lang po, maraming salamat po sa panunood.